Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ate Gail. Gusto ko lang sana ipamamahagi sa inyo ang salita ng Diyos. Napakalawang ng daigdig at napakalaki ng mundo. Kaya gusto ko sana ang subukan na dito sa ating lugar makatagbigay ako ng salita ng Diyos, dahil pinapangarap ko na lahat ng tao sa pumunto ay makinig at maintindihan nila ang salita ng Diyos. Magandang araw sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Gusto ko po sanang ipamahagi sa inyo ang magandang balita. Sa Ingles, "And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And after this comes the greatest, a second great commandment, you shall love your neighbor as yourself. There is no greater commandment than this two." So ang ibig sabihin, ang sabi ng Panginoong Diyos, mahalin natin siya ng buong isip, ng buong puso, ng buong kaluluwa, at buong kalakasan ng katawan. Dahil ito ang pinaka higit na utos ng Panginoon na magmahalin tayo. Nais ko rin pong ipamahagi sa inyo that the Lord says, "But Jesus answered, for Scripture says, one does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Ang Tagalog nito ay sinasabi ng kasulatan, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya gusto ko rin sana i-share sa inyo na magkaroon po sana tayo ng passion sa pagbabasa ng Biblia, dahil ang Biblia ay buhay at kalakasan ng ating kaluluwa. Dahil ang nais ng Panginoon ay dito sa mundong ito ay mananaig ang kabutihan, pagkat ang kabutihan ay mananaig laban sa kasamaan. Lalo-lalo na kapag sinikap natin sa ating mga puso na nananaig ang Diyos, pagkat ang Diyos na nananaig sa ating puso, matututunan natin ang pagmamahal sa Kanya. Dahil kapag naramdaman natin ang pagmamahal ng Diyos, talagang matutunan natin na sadyang mahal na mahal talaga tayo ng Panginoon. Napaka mapayapa ng Pilipinas. Nais ko rin po sana ipamahagi sa inyo na naway lahat tayo ay magbasa ng Biblia at magkasal ng Rosaryo para sa kapayapaan ng daigdig. Lalo-lalo na sa Pilipinas na kailangan natin ipagdasal ang sitwasyon sa West Philippine Sea. So, na magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo. Meron din sa English na 2 Corinthians 5:21, "He had no sin, but God made him bear our sin, so that in him we might share the holiness of God." Sa Tagalog, wala man siyang kasalanan, ginawa siya ng Diyos na parang kasalanan, nang ariin natin sa Kanya ang kabanalang makadiyos. Napaka-bisay na naranasan natin ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pagkat binuhos ng Diyos ang Kanyang dugo para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Naway maging masaya tayo at nakila ang pagmamahal ng Diyos. Mahal na mahal na tayo. Kaya po sanang basahin sa inyo ang nasa kasulatan ng Juan 15. So, mamamalagi kayo sa akin at mamamalagi sa inyo ang mga pananalita ko. Hingin nyo ang anumang loobin nyo at pagkakagayon sa inyo. Sa ganito, mararangalan ang aking Ama kapag namumuhay kayo ng sagana at naging mga alagad ko. Kung paano ako minahal ng Ama, gayon ko rin kayo minahal. Mamalagi kayo sa pagmamahal ko. Kung isasakatuparan ninyo ang mga kautosan ko, mamamalagi kayo sa pagmamahal ko. Kung paanong isinakatuparan ko ang mga kautosan ng aking Ama at namalagi sa Kanyang pagmamahal. Sinabi ko sa inyo ang mga ito upang mapasa inyo ang aking kagalakan at maging ganap ang inyong kagalakan. Ito ang kautosan ko. Magmahalan kayo kung paano na kayo minahal. Wala nang pagmamahal na higit pa sa pag-aalay ng sariling buhay alang-alang sa Kanyang mga kaibigan. Mga kaibigan ko kayo kung ginawa niyo ang mga inaipos ko sa inyo. Hindi ko na kayo tinatawag na mga lingkod sapagkat hindi alam ng lingkod ang ginagawa ng Kanyang Panginoon. Mga kaibigan naman ang turing ko sa inyo sapagkat ipinagbibigay alam ko sa inyo lahat ng narinig ko mula sa aking Ama.
Hindi kayo ang humirang sa akin, ako ang humirang sa inyo at nagtalaga sa inyo para humayo at mamunga at pamalagi ang inyong bunga at ipagkakayod sa inyo anumang hingin nyo sa Ama sa pangalan ko. Ibaladas po na sa inyo magmahalan kayo. Maraming salamat sa pakikinig sa salita ng Diyos. Nais ko lang nang ipaalala sa inyo na kung ano man ang pinagdadaanan nyo sa inyong buhay, ang Panginoon ay matalik nating kaibigan. Maraming salamat po. Salamat po.